água, né? Good evening. Good evening po mga minamahal na mga kapatid na laging sumusubaybay sa ating radio program dito sa Gospel Radio. Maraming salamat sa Panginoon na magkaroon tayo muli ng pagkakataon na makapag-aral. Ako na po ang diretso na nagsalita dito. Wala na muna si Brother Rico. At aking binabati po kayong lahat. Magandang gabi. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Ano? At ligtas sa COVID-19 na problema. Sapagkat balitang balita na medyo meron ng mga nadadagdagan na mga nakakakuha ng infection noon. At yun ang dahilan ng ating gobyerno ngayon ay busy sa paghahanap ng paraan kung paano na ito ay masugpo sa lalong madaling panahon. So ngayong hapon ay tayo po ay patuloy sa ating programang Ang Tinig ng Reformasyon. Welcome po kayong lahat mga minamahal na mga kapatid. At sa ating pagpapatuloy ay nais ko po na tayo muna ay manalangin upang maisanggunin natin sa Panginoon ang ating pag-aaral ng kanyang salita upang sa ganon ay maging lubos ang ating pag-unawa. So tayo po ay sandaling yumuko at manalangin sa ating Panginoong Diyos. Amang banal na nasa kitaasan ng mga langit, sa gabing ito kami ay narito po muli sa aming programa, Ang Tinig ng Reformasyon, upang ipagpatuloy ang aming pag-aaral ng inyong mga salita. Gabayan po nawa ninyo ang bawat isa sa amin at higit sa lahat tulungan mo ang aming mga tagapakinig. Bigyan niyo po sila ng ibayong lakas at makalangit na karunungan upang madiling mintindi sa aming pag-aaralan at nawa po ay lalangin ang, sa aming puso na lahat ang pananampalataya upang lahat ng aming mapapakinggan ay aming sasampalatayanan at tanggapin na bilang salita na nagmumula sa inyo. At magpakumbaba kami sa aming sarili, sumunod kami sa inyong kalooban. Huwag niyo po kaming pabayaan, lagi niyo kaming subaybayan at protektahan sa mga sakit at anumang mga aksidente na nangyayari dito sa aming lipunan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Okay, so magandang gabi ulit. Tayo po ay magkakaroon ng pag-aaral at nais kong sabihin na tayo po ngayon ay live sa Facebook. Mapapanood po tayo sa Facebook. Yun pong mga walang radio dyan pero meron kayong internet o meron kayong data, pwede po kayong makapanood o makapakinig sa ating ginagawang pag-aaral ngayon. Naka-live po tayo sa Facebook. Para sa mga membro ng Seventh-day Adventist Reform Movement o member doon sa group na ano nga doon, Brother Charles, yung ano natin? Islam Philippines. Doon po tayo naka-live sa radio ngayon. Okay, so sa nakalipas sa Facebook, sa Facebook po nyo. Doon din po sa aking ano pala, account. Sa aking Facebook account. Yung mga friends ko dyan, pwede kayong makapanood doon. I-open nyo lang at manood kayo, makinig sa ating pag-aaral. Okay. Sa nakalipas ay pinag-aralan po natin ang tungkulin ng mga anak ng Diyos o ng mga Kristiyano. Once nang isang tao ay naipanganak muli at siya ay nabinyagan, siya po ay tinanggap bilang kasama o bahagi ng sangbahayan ng Diyos. At siya po ay bona fide na tinatawag ng Biblia na anak ng Diyos. Siya po ay may katungkulan na dapat na gampanan. Hindi lang yung siya ay pinagkalooban ng karapatan bilang anak ng Diyos,
kundi siya ay mayroon ding katungkulan para sa sangbahayan ng Diyos, para sa ikabubuti ng sangbahayan ng Diyos. Yan po. Kaya yun po yung pinag-aralan natin sa nakalipas. At ang pangunahin na tungkulin ng isang Kristiyano bilang kaanib sa sangbahayan ng Diyos ay walang iba kundi yung sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Tulad ng isang mamamayan sa bansa, tulad natin sa bansang Pilipinas, bilang mamamayan, ang ating pangunahing tungkulin ay sumunod sa mga batas ng ating bansa. Sumunod sa natawag na saligang batas, sumunod sa lahat ng mga uri ng batas, batas trapiko, mga barangay ordinansyan, mga city ordinances, mga provincial ordinances, mga presidential decrees, lahat yan, tungkulin natin bilang mamamayan ang sumunod yan. So ganun din pag tayo po ay nagiging kaanib sa sangbahayan ng Diyos o bayan ng Diyos, tungkulin din po natin na sumunod doon sa kautusan ng Diyos bilang siya ang hari. Nakakita ba kayo ng mamamayan na sa isang kaharian na walang pakialam sa batas? Hindi po tama yun. Dapat lahat ng mamamayan magiging masunurin sa batas ng kanyang bansa. Ganon din po ang Kristiyano. Pero hindi lamang yun, hindi lang sumunod sa kautusan ng Diyos ang ating tungkulin. Ganon din sa mamamayan na hindi lang sumunod sa batas. Meron din siyang tungkulin na suportahan ang ekonomiya ng bansa. Paano po masusuportahan ang ekonomiya ng bansa? Alam nyo, ang isang bansa, hindi makakatayo yan. Hindi pwedeng makapag-operate. Hindi po makapag-function yan kung walang pananalapi. Kung walang pera sa kaban ng bayan, ang gobyerno po yan, hindi pwedeng matakatakbo. May project, infrastructure project, walang pundo, hindi po pwede yan. Kaya papaano na tayo na mamamayan ng bansa ay makakasuporta doon sa economy ng ating bansa? Tungkulin po natin na magbayad ng ating mga buwis. Kasi ang pinangtanging pinanggagalingan po ng income ng gobyerno para makapag-function as a government, yung mga masweldohan ang mga manggagawa ng gobyerno, sweldohan ang mga teachers ng gobyerno, sweldohan ang mga doctors ng gobyerno, sweldohan ang mga police ng gobyerno, at sweldohan ang lahat ng mga gagawa sa gobyerno, kinakailangan po yan ay pera. E saan nang gagaling ang pera ng gobyerno pang tustos? Siyempre galing yan sa buwis. Ganon din po yan sa sangbahayan ng Diyos dito sa lupa. Kailangan mag-function yan. Napag-aralan natin na sila ay may inilagay dyan na mga propeta, may inilagay yan na mga guru, mga pastors yan, mga manggagawa ng iglesia. Paano yan mapatakbo? Hindi naman sila basta magtrabaho dyan na walang suporta. Kinakailangan sila suportahan. Saan po manggagaling? Manggagaling sa yung katumbas ng buwis sa gobyerno. Ano kaya yon? Ito po yung tinatawag na tithes and offerings. O mga ikapu at mga ano yan? Handog. Yan po ang dalawa ang pinagmumulan ng income ng church para matustusan ang pangangailangan, maipatakbo ang kanyang gawain, maswelduhan ang mga manggagawa. Kaya yon po ang tungkulin ng bawat membro na magbigay ng tinatawag na tithes and offerings. Ano po ang basehan dito? Bakit ganyan? Tingnan po natin. Yan ang pag-aralan natin ngayon. Kasi maraming tao, ang mga Kristiyano na umaangal pagdating dito. Pero kung naintindihan nyo ang konsepto ng gobyerno, maintindihan nyo rin ang konsepto kung bakit itinuturo ng Biblia na dapat ang mga anak niya ay magbigay ng tinatawag na tithes and offerings. Dahil ang church ay gobyerno din yan. Pero ang namamangalakad yan ay ang Panginoon. Okay. So, ang pinaka-basis kung bakit ang gobyerno ng
dito sa mundo ay kumukuha ng tithes ng tinatawag doon, buwis. It's because they claim ang gobyerno ang nagmamay-ari dito sa teritoryo. Halimbawa dito sa Pilipinas, gobyerno ang nagmamay-ari dito sa Pilipinas. Yun ang teritoryo niya. Yun na nga ang dahilan na may dispute. Pag merong ibang bansa nakukuha lamang ng isang isla, sabi na hindi pwede yan, amin yan, sabi ng gobyerno ng Pilipinas. Okay. At dahil ang mga mamamayan ay nakikinabang doon sa lupa, kahit pa nanaig ang gobyerno ang nagbigay sa kanila ng right, right to own that property, land property, pero tungkulin pa rin nila na magbigay ng property tax. Doon sa kanilang mga income, tungkulin pa rin nila magbigay ng income tax. Okay, dito naman po, sa panig ng iglesia, ganon din po ang konsepto. Okay. Ang Panginoon naman, na siya naman ang nagmamay-ari ng iglesia, siya ang nagke-claim na siya ang nagmamay-ari din dito sa lupa. Basahin po natin ang Psalms 24 verse 1. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. So, sino daw po ang nagmamay-ari ng lupa? Ayon po dito ay ang Panginoon. Pangalawang referensya, Haggai chapter 2 verse 8. Ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So, yung pera natin, sino ba talagang nagmamay-ari? Sabi ng gobyerno, amin yan. Kasi ang central bank ang nagpiprint ng pera. Pero bakit nagpiprint ang central bank ng pera? Alam niyo ba kung ano ang pinagbabasehan ng central bank sa pagpiprint ng pera natin dito sa Pilipinas? Yung hindi sila basta print ng pera, ibinabatay nila doon sa kanilang ginatawag na gold reserve. Pag meron silang gold na nakareserba, kung ano ang halaga noon, yon ang halaga ng pera na kanilang i-imprinta. Pag mag-imprinta sila ng pera na walang gold na backup, yung pera na yan ay walang value. Ang tanong, sinong nagmamay-ari ng ginto na yan? Sabi ng gobyerno sa kanila, pero sabi ng Panginoon, akin yan. Ang pilak ay akin at ang ginto ay akin. So, ang tutong nagmamay-ari ay ang Diyos. Pero kine-claim din ng gobyerno yon. Kine-claim din niya yon, sa kanya yon. Okay. So, dapat isipin natin na ang gobyerno, naging katiwala lang yan ng Diyos yan. Ang tutong nagmamay-ari ay ang Diyos. Siya ang tutong nagmamay-ari ng pilak at ginto at lahat ng mga nandito sa lupa, sapagkat siya ang lumalang yan. Kung wala ang Diyos, wala ang mga yan. Hindi ang gobyerno ang lumalang. Ang gobyerno nag-accumulate lang, nakakita, tapos nag-ipon, nag-proseso, tapos yan, ginawa, ni-refine nila yung ginto na yan. Pero originally, it is God who made that. Yan. Kaya, kung ang gobyerno ay mayroong karapatan na mag-angkin doon, mas lalong may karapatan ang Diyos. At ang lupa dito sa ating bansa, kung ang gobyerno ay mayroong karapatan na magkuha ng buwis sa mga tao na gumagamit, ang Diyos higit na may karapatan dahil siya ang tunay na nagmamay-ari. Okay, yan po ang concept. So, bakit sinabi ng Panginoon na ang buong sanglibutan ay sa kanya? Isaiah chapter 42 verse 5, sabi niya, ganito ang sabi ng Diyos na Panginoon, na lumikha ng langit at nagladlad ng mga yaon. Siyang naglatag ng lupa at nang nagsisilitaw rito. Siyang nagbibigay ng hinga sa bayang ito at ng diwa sa kanila na nagsisilakad dito. Isaiah 45 verse 11 and 12, ganito ang sabi ng Panginoon ng banal ng Israel at ng maylalang sa kanya. Magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak at tungkol sa gawa ng aking mga kamay. Mag-utos kayo sa akin
sa akin. Aking ginawa ang lupa at nilalang ko ang tao rito. Ako sa makatwid bagay, ang aking mga kamay nagladlad ng langit at sa lahat ng natatanaw roon ay nagputos ako. So sino po ang nagmamay-ari ng lupa at ang langit at ang lahat na nandito sa lupa? Walang iba kundi ang Diyos. Okay. Psalms 100 verse 2 and 3. Manglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo na kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanya. Tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Psalms 50 verse 10 to 12. Sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin at ang hayop sa libong burol. Nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok at ang mga mabangis na hayop sa parang ay akin. Kung ako'y magutom ay hindi ko sasaysayin sa inyo, sapagkat ang sanglibutan ay akin at ang buong narito. Yan po mga kapatid. Eh kung ang Panginoong nagmamay-ari sa buong lupain dito, mga burol, siya ang lumalang sa lahat. Yung mga hayop na yan, mga kahoy, mga damo, mga gulay, mga pilak, mga ginto, siya ang nagmamay-ari. So ano ngayon ang kalagayan natin pala dito? Ano ang kalagayan natin? Lahat ng sana sabi natin, inaangkin natin ay kanya pala yun. Tayo mismo ay sa kanya rin. So ano ang papel natin dito sa mundo? Okay? Basahin po natin ang Psalms chapter 5. Ayon chapter 8 verse 5 to 8. Ano ang tao upang iyong alalahanin siya? At ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos. At pinatungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Iyong pinapagtaglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat na tupa at baka, oo, ang mga hayop sa parang, ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat, anumang nagdaraan sa mga kalaliman ng mga dagat. Ibig sabihin, kung sa English pa sabi, we are only God's stewards. Tayo katiwala ng Diyos. Lahat ng mga inaangkin natin na atin ay sa Kanya ang totoo. Ibinigay lang sa atin na tayo ang mga siwa dito. Okay? So tayo linagay ng Diyos dito sa lupa bilang Kanyang katiwala. Tayo po ang mamahala dito sa Kanyang mga nilalang, sa mga hayop, sa mga halaman, sa mga lupa. Ayun. Katiwala lang po tayo ng Diyos. At bilang katiwala, kagaya lang ng mamamayan ng isang bansa, meron tayong obligasyon doon sa may-ari. Alam nyo, doon sa amin, sa probinsya namin, pagka yung noon kasi, doon sa amin bakante yun . Ang isang tao, kapag siya ang naglinis, siya ang nag-develop doon sa isang lugar na yun, pagkatapos na tinamnan niya, linanisan niya, tinainin niya, tapos tinamnan niya, sabi niya, akin na to. Yun na. Siya ang, dahil siya ang naglinis, tineclaim na siya na ang may-ari. Pag merong papasok doon, hindi niya napapayagan. Sasabi niya, doon ka naman sa lugar na walang naglinis, walang nagtamin, doon ka. Kung gusto mong magtrabaho, magtanim doon ka, maghanap ka ng lugar na bakante. Pero ito, akin na to, kasi ako ang nauna dito. Okay. Pagkatapos, yan na ang nagtatanim lagi. Ngayon, dumating ang panahon na may mga tao na medyo walang kine-claim na pagmamay-ari. Sabi na, pwede ba na ako na ang magtrabaho dyan sa lupa mo? Ako na ang trabaho. Sabi ng nagmamay-ari, sige, ikaw ang magtanim. Pero dahil ako ang nauna dyan, dapat meron akong bahagi. Ha? Kasi may karapatan ako . Sa amin, pag binungkal mo yung lupa ng kapitbahay mo,
ang share ay 50-50. Aywan ko sa ibang kultura, pero sa amin talagang kalahati. Ha? Kasi bali yung nagmamayari, siya yung nagmamayari, bali yung kapitbahay, nagtrabaho, labor ang sa kanya. So, property plus labor equal ang share. Kung may harvest, kasi kalamihan naman doon sa amin, rice fields. Okay. Pag nagtanim yung iba ang nagtrabaho, pag panahon ng anihan, hati yan. 50-50 yan. Ayan. Pero dito mga kapatid, kung tayo nga ng mga tao, pag pinatrabaho natin yung ano natin, 50% ang ating hinihingi na share. Sa iba naman, 60-40. Depende nga yan sa lugar . Pero ang sinasabi ko lang, yung sa amin. Doon sa probinsya ng Ifugao, 50-50 yan. Pero sa iba, dinig ko, meron yung 60-40 daw. Depende yan sa agreement. So kung ang tao ay may ganun na kaisipan, ang Diyos na nagmamay-ari, tayo na katiwala, tayo na nagtatrabaho, para matustusan din ang kanyang gawain dito sa lupa, hinihingi rin niya na meron siyang porsyento doon sa ating mga kita sa lupa na kanyang ibinibigay o sa lahat na kanyang mga pagpapala. Okay. So, basahin natin ang Deuteronomy 8 verse 17 and 18. Hindi lang pala yung lupa at mga nandito sa lupa ang galing sa Diyos. Basahin pa natin. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kung iyong aalalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Okay. So, maliban na ang Panginoon ang nagmamay-ari sa lupa at mga ginto at pilak at sa lahat-lahat, siya din ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan na magkaroon ng kayamanan. Sabi dito, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanan ng ito. Huwag daw nating sabihin yun. Bakit? Kung iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Ayan, sino nagbigay sa atin ng magandang kalusugan at lakas at buhay? Panginoon. Ayan. At dahil dito, ano ang sabi ng Panginoon sa atin, sa kanyang bayan? Basahin po natin ang Leviticus 23, verse 30 and 32. At lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. Okay. Mas maliit ang hinihingi actually ng Diyos. Kasi sa amin nga, sabi ko, ang hinihingi ng may-ari ng lupa doon sa bunga, sa ani ng sa kanyang lupa ay 50%. Pero ang Panginoon, tayo ang magbubungkal, siya pa ang nagbigay ng lakas sa atin para magbungkal, siya pa ang nag-provide ng tubig, siya pa ang nag-provide ng hangin, siya ang nag-provide ng araw, siya pa ang may-ari ng lupa, pero ang hinihilingan niya sa atin is ikasampung bahagi lang. Diba? So hindi ang Panginoon reasonable, hindi siya, anong tawag doon, yung sakim. Na may-ari, ikasampung bahagi lang sa mga binhi ng lupa, sa bunga ng punong kahoy, yan ang sinasabi niyang kanya, na magiging banal para sa kanya. Verse 32, at lahat ng ikasampung bahagi sa kabakahan o sa kawan, anumang madaanan sa tungkod, ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi. Yan po mga kapatid, kineclaim ng Panginoon na sa bunga na aking pagtatrabaho, sa lahat ng mga makukuha natin na ani, maging sa ating mga hayop, kasi siya rin ang nagmamay-ari ng hayop,
At saka yung sa binhi ng ating trabaho, ang ikasampung bahagi ay kanya. Huwag daw nating galawin yan. Sa ating yung 90%, sa kanya lang yung 10%. Fair ba yon mga kapatid? Fair yon. Kung sa kapitbahay mo ka magtrabaho, ilang percentage ang kukunin? 50% o kaya 40%. Eh ang Panginoon, 10% lang ang hinihingi. Okay. Sa mga anak ng Diyos sa nakalipas, sino-sino ba ang pwede nating mapagsalaminan, maging uliran na makikita natin na nagbibigay ng ikasampung bahagi? Okay, unahin po natin ito si Abraham. Genesis 14 verse 18 to 20, at si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak at siya ay saserdote ng kataas-taasang Diyos. At binasbasan niya siya na sinabi, binasbasan niya si Abraham, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abraham ng ikasampung bahagi ng buong samsam. Okay, so si Abraham po, ayon dito, nagbigay ng ikasampung bahagi doon po kay Melchizedek na isang hari, hari at pari ng kataas-taasang Diyos. Ayan. Sa Hebrews chapter 7, verse 1 and 2, ito pa ang kumpirmasyon, sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari at siya'y pinagpala niya, na siya namang binahagian ni Abraham ng ikasampung bahagi ng lahat. Okay? Ayan. Binahagian ni Abraham ng ikasampung bahagi ng lahat. Ayan. So, dalawang referensya na nagpapatutuo na si Abraham ay nagbigay ng ikasampung bahagi. Okay. Sino po si Abraham sa mga mananampalataya? Sa atin po na mananampalataya ngayon, sino si Abraham para sa atin? Galatians chapter 2 verse 26 to 29 ang sabi, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Kapag tayo daw po ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, ibinihis natin si Kristo Jesus. At dahil doon, tayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kapag tayo daw ay kay Kristo Jesus, tayo'y maibibilang din na binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Ayan. So, yan po. Bali, ninuno natin yan. Kaya ibig sabihin, magsilbi siya Abraham na parang halimbawa din sa atin. Okay, sino pa ang nagbigay ng ikapo sa Panginoon? Genesis 28 verse 20 to 22. At si Jacob ay nagpanata na nagsinasabi, kung sa akin ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot, na anupat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos at ang bagong ito, ang batong ito na aking itinayo na pinakaalala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang ang ikasampung bahagi ay ibibigay ko sa inyo. So ano po ang lesson na makukuha natin dito? Si Jacob, yung panggagalingan ng ibibigay niya na bahagi sa Panginoon,
ay nakasalalay din doon sa ibibigay ng Diyos sa kanya na pagpapala. Okay. So, sabi niya, kung pagpapalain mo ako, bibigyan mo ako ng ganito, ibabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi. Ang ibig sabihin, ang Panginoon ay hindi humihingi sa atin, hindi niya kinukuha yung dating sa atin. Ang kinukuhaan lang niya na ikasampung bahagi ay yung dating wala sa atin, pero pinagkaloob niya sa atin na pagpapala, yun lang po ang sinasabi niya na ano, bigyan niyo ako ng ikasampung bahagi. Ayan. Saan natin dapat daw dalhin ang mga ikasampung bahagi na para sa Diyos? Kasi Diyos naman ang nagsasabi, akin yung ikasampung bahagi. Eh ngayon, saan natin dadalhin? Oh, kung doon sa lumang tipan, merong sinabi, I mean, sa ayan, lupang Old Testament scriptures, ha? Malakay 3:10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalin upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. So saan daw po natin dadalhin yung ikasampung bahagi? Doon sa kamalig ng Diyos. O, saan ba yung tinutukoy na kamalig ng Diyos? Doon po sa Old Testament noon, doon sa simbahan, meron pong special place doon na pinaglalagyan, tinatawag na kamalig ng Diyos. So, dinadala po nila doon sa templo, tapos merong ano doon, merong special place na doon iipunin itong mga ikasampung bahagi. Okay. At sabi, yung nang binasa natin, itong ikasampung bahagi ay pagkain sa aking bahay. Oh, ulitin ko, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Yan. Bakit dadalhin natin doon? Para magkaroon ng pagkain sa bahay ng Diyos. Eh sino ngayon ang kakain doon sa pagkain na yon na ikasampung bahagi? Kung dadalhin mo doon sa templo, sino ang makinabang doon? Sino ang kakain? Numbers chapter 18 verse 20 to 24. At sinabi ng Panginoon kay Aaron, huwag kang magkakaroon ng mana sa kanilang lupain, ni magkakaroon ka ng anumang bahagi sa gitna nila. Ako ang iyong bahagi at ang iyong mana sa gitna ng mga anak ni Israel. At sa mga anak ni Levi ay narito aking ibinigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel na pinakamana, naganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod sa mga katuwid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Ngunit gagawin ng mga Leweta ang paglilingkod ng tabernakulo ng kapisanan at kanilang tataglayin ang kanilang kasamaan. Ito'y magiging palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong mga lahi at sa gitna ng mga anak ni Israel ay hindi sila magkakaroon ng mana. Sapagkat ang ikasampung bahagi ng tinatangkilik ng mga anak ni Israel na kanilang ihahandog na pinakahandog sa, na itinaas sa Panginoon ay aking ibibigay sa mga Levita na pinakamana. Kaya't aking sinabi sa kanila sa gitna ng mga anak ni Israel ay hindi sila magkakaroon ng mana. So ganito po ang nangyari nung araw. Ang Israel ay may 2,000 tribu. Tapos ang buong bansa hinati yon para ipamana doon sa mga 12 na tribu. Kaya lang, etong tribu ni Levi ay hindi binigyan ng mana doon sa lupa. Ha? Kasi sabi ng Panginoon, hindi kayo bibigyan ng pamana dito sa lupa kasi ang inyong mga kapatid, ha? Yung ikasampung bahagi nila, yun ang magiging parang tumatayong mana ninyo. So hindi rin kayo magugutom.
Kasi ang problema doon is, kung wala kaming mana sa sulupa, wala kaming bubungkalin, ano ngayon ang paggagalingan ng pagkain namin? Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Kakain din kayo, basta kakain yung mga kapatid nyo, kakain din kayo. Bakit? Sapagkat doon sa kanilang makukuha sa lupa, lahat ng kanilang tinatangkilik, mga income nila, ikasampung bahagi nun ay ibibigay nila. Yun ang pinakamana. Sa pamagitan nun, kayo ay mabubuhay din. Yan po ang plano ng Panginoon nung araw. Okay. So, tinumpirma naman ng Hebrews chapter 7 verse 5 na ganun na nga ang nangyari. At basahin natin, at katotohanan na ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. So yon, utos ng Panginoon yan sa kanila na may karapatan sila na kunin ang ikasampung bahagi sa lahat ng tinatangkilik ng kanilang mga kapatid sa bayan ng Israel. So, malinaw na ang ikapu ay inilaan ng Diyos para sa tribo ng mga Levita na inatasan niya na mamahala sa mga gawain sa templo o sanktuaryo dahil wala silang lupang sinasaka. Hindi sila kailangang magsaka upang kumain dahil ang ikapu ang magiging pagkain nila. Iyan po ang arrangement ng Panginoon nung araw. So maliban sa ikapu, ano pa ang hinihingi ng Diyos sa kanyang bayan na dapat ibigay nila para sa programa ng Panginoon? Psalms 96 verse 8. Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatiang ukol sa kanyang pangalan. Kayo'y magdala ng handog at magsipasok kayo sa kanyang mga looban. O so maliban po doon sa ikasampung bahagi, ano pa ang hinihingi ng Diyos na dapat ibigay ng kanyang bayan? Handog. Proverbs 3 verse 9 and 10. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Itong tinatawag na first fruit offering. Sa gayoy, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Ayan po. 1 Chronicles 16:29, inyong ibigay sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan. Mangagdala kayo ng handog at magsipagparoon kayo sa harap niya. Inyong sambahin ang Panginoon sa ganda ng kabanalan. So maliban po doon sa ikapu, dapat daw po magbigay ang kanyang mga anak ng handog. So yon po ang tungkulin ng mga anak ng Diyos. Ano ang dapat nating alalahanin sa pagbibigay ng ikapu at handog sa Panginoon? Sa pagbibigay ng ikapu at handog, yamang ito ay nakikilala natin, kung kinikilala natin na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat, nang siya ang nagbibigay ng lahat. Siya. Biro mo, magtanim tayo, siya ang magpapatubo. Yung lahat na ginagawa natin, yan, kung wala ang Panginoon, walang silbi lahat yan, hindi mag-prosper ang lahat. Kung magtanim tayo ng binhi at hindi patutubuin ng Diyos, wala ding mangyayari. Kung magtanim tayo kahit tumubo, kung hindi magbigay ang Panginoon ng araw, init, hindi din yan, wala din mangyayari yan. Useless lang yan. Kahit tanim tayo ng tanim, kung hindi naman yan pauulanin ng Panginoon, hindi rin yan tutubo. Kaya, dahil sa mga pagpapala ng Panginoon, dapat kilalanin natin yan at kusang loob na ibalik natin sa Kanya yung ikapu at maging masaya din ang puso natin na magbigay ng handog. Basahin po natin ang 1 Chronicles 29 verse 14. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo at ikaw ang nagpuno sa langit.
at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Ngunit sino ako at ano ang aking bayan na makapaghahandog na ganyang kusa ayon sa ganitong paraan, sapagkat ang lahat na bagay ay nangagmumula sa iyo at ang iyong sarili ay aming ibibigay sa iyo. Talastas ko rin, Diyos ko, na iyong sinusubok ang puso at nalulugod sa katuwiran. Sa ganang akin, sa katuwiran ng aking puso, ay aking inihandog na kusa ang lahat na bagay na ito. At ngayon, nakita kong may kagalakan ang iyong bayan na naharap dito na naghahandog na kusa sa inyo. So mga kapatid, tandaan natin ang sabi dito, ang lahat na nasa atin ay galing sa Diyos. Kaya kung tayo ay magbibigay ng ikapu at handog, ay dapat kusang loob natin itong gagawin. Hindi lang yung basta kusang loob natin gagawin, dapat gagawin natin na may kagalakan. Basahin po natin ang 2 Corinthians 9 verse 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. 2 Corinthians 9 verse 7. So hindi lang yung basta kusang loob tayong nagbibigay ng kapo at handog, dapat din na magbigay tayo na masaya ang ating puso. Bakit? Sabi niya, kasi yung ibinibigay natin, hindi actually atin yan, galing din yan sa Panginoon. At kung wala siyang ibinigay sa atin, hindi niya inaasahan na magbibigay pa tayo sa Kanya. Ganon po yon mga kapatid. So, ano po ang mangyayari sa bayan ng Diyos o sa gobyerno ng Diyos dito sa lupa, sa Kanyang iglesia? Kapag ang mga membro ay hindi nagbibigay ng ikapu at handog. Basahin po natin ang nangyari noon sa karanasan ng Israel. Merong panahon na ang mga tao ay hindi nagbibigay ng kanilang tungkulin. Hindi nagbibigay ng ikapu at mga handog. Ano ang nangyari? Basahin natin. At Nehemiah 13:10-13. At nahalata ko na ang mga bahagi ng mga Levita ay hindi nangabigay sa kanila. Ano daw ang nahalata ni Jeremias? Yung mga tao ay hindi na nagbibigay doon sa bahagi ng mga Levita. Ano yung bahagi ng mga Levita? Na napag-aralan po natin, ikapo. At kasamang lalong hindi sila nagbigay ng handog. At ang mga mang-aawit na nagsisigawa ng gawain ay nangagsitakas bawat isa sa kani-kaniyang bukid. Ayun ang nangyari. Yung mga dating nagtatrabaho doon sa templo, yung mga sabi natin na manggagawa ng Diyos, dahil hindi nagbibigay yung mga taong bayan, yung mga membro ng kanilang ikapo, syempre nagugutom na sila. Para makakain at hindi mamatay sa gutom, anong ginawa nila? Iniwanan nila yung gawain nila sa templo ng Diyos, kung saan na lang sila pumupunta para maghanap buhay, kumita, para mabuhay. So napabayaan ang gawain ng Diyos. Sabi ni Jeremias, nang magkagayoy, nakipagtalo ako sa mga pinuno at sinabi ko, bakit pinabayaan ang bahay ng Diyos? At pinisan ko sila at inilagay sa kanilang kalagayan. Nang magkagayoy, dinala ng buong Huda ang 10th bahagi ng trigo at ng alak at ng langis sa mga ingatang yaman. At ginawa kong mga taga-ingat yaman sa mga ingatang yaman, si Selemias na saserdote at si Sadok na kalihim, at sa mga Levita ni Padayas, at kasunod nila ay si Hanan na anak ni Sakur na anak ni Matanayas, sapagkat sila ay nangabilang na tapat at ang kanilang mga katungkulan ay magbahagi sa kanilang mga kapatid. So yan po, yan ang nangyari, na bankrupt ang gobyerno ng Israel sa panahon na yon. Walang makain, wala nang laman ang kabangbayan. Yung mga wala ng pangsweldo, pakain sa mga manggagawa. Kaya iniwan nila at pinabayaan ang bahay ng Diyos.
Nakita ni Jeremias, sabi niya hindi tama ito. Inudyukan siya ng Panginoon na magsagawa ng pagbabago. Reformasyon, reforma sa gobyerno. Ha? At pinangaralan niya ang mga tao, dapat magbigay kayo ng inyong ikapo at handog. Yan ang pinakabuis ninyo. Nagdala naman sila. Tumugon sila, kaya nagkaroon ng magandang pagbabago. Okay. At siyempre, pagkatapos nito, yung mga umalis doon ng mga trabahante ng Panginoon, muling tinawag ni Nehemias sila. At nagbalik sila na upang ipagpatuloy ang kanilang gawain sa bahay ng Diyos. Yan po. Kaya ganun din, ganun ang mangyayari sa gawain ng Panginoon. Sa iglesia ng Panginoon, mahihirapan ang iglesia ng Panginoon kung ang mga membro ay hindi magbibigay ng kanilang ikapo at handog. Hindi po pwedeng magpapatuloy ang sa gawain, o kaya ang iglesia ay hindi pwede yan na mag-function sa, ayon sa gusto ng Panginoon, kung ang mga membro ay hindi nila gawin ang kanilang tungkulin na magbigay ng tithes and offerings. Kaya ano ang kasalanan ng mga hindi nagbibigay ng ikapo at handog sa Diyos? Malakias 3:8-9, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, sa ano namin ninakawan? Sa ano ka namin ninakawan? Ang sagot niya, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangasumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatwid bagay nitong buong bansa. Pagnanakaw pala sa harapan ng Panginoon yung alin? Hindi pagbibigay ng handog at mga ikapo. Okay? Bakit? Sino ang nagmamayaari sa mga yon? Ang Panginoon. Nagbigay siya sa atin, pero sabi niya, binigay ko ito sa inyo, pero ang ikasampung bahagi yan, akin yan. Kay ibalik ninyo. Yon ang punto doon. Tapos, maliban dyan, magkuha kayo ng handog, batay sa pasya ng inyong puso, ibigay nyo, akin din yan. Pag hindi kayo magbigay, ninanakawan nyo ako. Para kang nagtrabaho doon sa sinaka mo yung lupa ng kapitbahay mo, pagkatapos hindi mo ibinigay yung kanyang bahagi. Limbawa, 60-40, 69 sa'yo, 40% ang sa kanya. Pag hindi mo binigay yung sa kanya, ninakawan mo siya. Ganon din po dito. Pag yung bahagi ng Diyos na ikapo at handog, hindi mo binigay, ninakawan mo siya. Okay. Ang sabi ng iba, yan ay para lang nan sa Israel. Hindi walang aral si Kristo yan sa atin. Hindi para sa atin yan. Hindi daw itinuro ni Kristo yung pagbibigay. Okay, basahin po natin. Paano itinuro ni Kristo na dapat magbigay ang kanyang bayan ng ikapo sa Panginoon? Matthew 23:23. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga parisyo, mga pamapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapo ng yerbabuena at ng anis at ng kumino, at inyong pinabayaang di ginagawa ang lahat ng lalong mahalagang bagay ng kautusan, na ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Datapwat, dapat sana ninyong gawin ang mga ito, at huwag pabayaang di gawin niyaong iba. Ano po yung sinasabi niyang dapat sana ninyong gawin ang mga ito? Ibig sabihin, sabi niya dito, nagbibigay sila ng ikapo yung mga Israelites, pero meron silang nakakaligtaang gawin. Ano yon? Hindi nila ginagawa ang katarungan at pagkahabag at pananampalataya. Yon ang pinabayaan nila noon. Pero ginagawa nila yung pagbibigay ng ikapo. Sabi ng Panginoon, dapat sana ninyong gawin ang mga yan, yung magbigay kayo ng ikapo, pero huwag ninyong pabayaan ito
Ano yung ito? Katarungan, pagkahabag, at pananampalataya. Huwag niyong pabayaan yan. Ha? Pero hindi niya sinabi na, yun, gawin niyo yung katarungan, pagkahabag, at pananampalataya, pero huwag niyong gawin yung pagbibigay ng ekapo. Hindi po ganon. Sabi niya, gawin niyo ang mga yan, pero huwag niyo, ano yan, ha? Ituloy niyo pa rin yung pagbibigay ng ikapo. Malinaw po yan, ha? Ito na naman ang isa, pangalawang referensya sa New Testament Scripture, Matthew 22 verse 17 to 21. Sabihin mo nga sa amin, ano sa akala mo, matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Yan ang tanong ng mga tao kay Jesus. Matuwid bagang magbigay ng buwis sa gobyerno ng Roma na ang si Cesar ang imperador? Datapwat na pagkikilala ni Jesus ang kanilang kasamaan at sinabi sa kanila, bakit ninyo ako tinutukso kayong mga mapag-imbabaw? Ipakita ninyo sa akin ang salaping pangbuwis. At dinala nila sa kanya ang isang dinaryo. At sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito at ang nasusulat? Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ano ang pinakapunto dito na matutunan natin? Ha? Tayo ay meron tayong tinatawag na dual citizenship na mga Kristiyano. Mamamayan tayo ng langit, kasama tayo sa sangbahayan ng Diyos. Pero tayo ay mamamayan din dito sa lupa. Meron tayong gobyerno na kinasasakupan. Ha? Kaya, yung tungkulin natin para sa gobyerno, dapat ibigay natin tulad ng mag-igalang natin at sumunod tayo sa batas ng gobyerno. At dapat din, suportahan din natin ang ating gobyerno sa pamagitan ng ating pagbibigay ng buwis. Ganon din, dito naman sa side naman, sa spiritual side, tayo sangbahayan ng Diyos, tayo mamamayan ng langit, kaya meron din tayong obligasyon. Kung papaano na binibigay natin yung inaangkin ng gobyerno na kanila, yung inaangkin din ng Diyos na sa atin, ay sa Kanya, dapat din nating ibigay. Ano yung inaangkin ng Diyos na sa Kanya? Yung ikasampung bahagi ng lahat na pagpapala na binigay na sa atin. At saka yung handog. Those are considered na pag-aari ng Diyos. Dapat ibalik din natin. Kung papaano nagbubuwis tayo, ibigay din natin sa Panginoon yung ikapu at mga handog natin. Ayan. So, kung ang buwis ay sa pamahalaan, ano naman ang sa Diyos na dapat nating ibigay? Nabanggit ko na yon kanina, ang ikapu at saka handog. Pero saan nakabatay? Leviticus 27 verse 30 and 32. Ito ang sabi ng Panginoon, lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain, sa mga bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon. Maging banal sa Panginoon yan. At lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang nadadaan sa tungkod, ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi. Yun yung hinihingin, yung sinasabi niya na kanya. At ano daw yung sa Diyos, dapat ibigay natin sa Diyos. Yun ang aral ni Kristo. So sana maging malinaw ito sa atin, dahil merong mga ngaral din na sinasabi na ang mga Kristiyano daw sa panahon ng bagong tipan na hindi dapat magbigay ng ikapo. Okay. Pero nandito si Kristo, siya yung tagapamagitan ng bagong tipan. Siya ang nagsabi na dapat na yung pag-aari ng Diyos, dapat ibigay natin sa Diyos. Okay. Sino ang kakain sa ikapu at handog sa panahon ng bagong tipan? Sa panahon natin ngayon, ha? Hindi sa panahon noon ba, sa panahon ng Israel. Huwag natin sabihin na yung panahon ng Israel at panahon ng lumang tipan. Hindi po, mali. Ha? Hindi po yan. Panahon pa rin yan ng bagong tipan. Okay. So, sino ang kakain sa panahon natin ngayon? Kasi wala naman ng templo, wala naman ng mga Levita. Sino ang katumbas ng mga Levita ngayon? Okay, basahin natin 1 Corinthians 9 verse 7 to 14.
Sinong kawal ang magpapakailan pa man ay naglilingkod sa kanyang sariling gugol? Sino ang nagtatanim ng isang ubasan at hindi kumakain ng bunga niyaon? O sino ang nagpapakain sa kawan at hindi kumakain ng gatas ng kawan? Ang mga ito bagay, sinasalita ko ayon sa kaugalian lamang ng mga tao. O di baga sinasabi rin naman ang gayon ng kautusan? Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik. Ang mga baka baga ay iniingatan ng Diyos. O sinasabi kayang tunay ito dahil sa atin? Oo, dahil sa atin ito isinulat. Sa atin daw ito isinulat eh. Sapagkat ang nagsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa at ang gumigiik ay sa pag-asa sa na makakabahagi. Kung ipinaghasik naman kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman? O ayun yung sabi ni Pedro, ni Pablo. Okay. Siyempre, yung magsasaka, nung nagtanim niya, dapat makinabang doon sa ani ng kanyang itinanim. Yun. Ngayon, sabi ni Pablo, kami, kung ipinaghahasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, kami ang nagpapakain sa inyo ng Espiritu, espiritual na pagkain na galing sa salita ng Diyos, pinaglilingkuran namin kayo. Sabi niya, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay na yaon sa laman. Yun ang sabi niya. Kung ang iba ay maroon sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami. Gayon may hindi namin ginamit ang matuwid na ito, kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ba ganin yung nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo? At ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana. Gayon din naman, ipinag-utos ng Panginoon, o tandaan natin ito, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Pero saan manggagaling yung kabubuhay nila? Siyempre, ang mga manggagawa ng Diyos, sila daw ang naglilingkod para sa nagbibigay ng espiritual na pagkain sa kanilang mga membro. Mga membro naman na kumain ng pagkain espiritual, sila din ang dapat magbigay ng material naman na pagkain para sa mga nangangasiwa sa kanila. Yun po, give and take. Nagpapakain ng mga ministro, mga manggagawa sa iglesia ng espiritual, yung mga membro naman na kumakain, sila ang dapat obligado naman na magpakain ng material doon sa kanilang mga sa manggagawa ng simbahan. Ayun. Saan manggagaling yun? Yung material na yun? Sa forma po ng ikapo at mga handog. Doon manggagaling ang pagkain naman nitong mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo. Ayon dito sa ating binasa sa 1 Corinthians chapter 7, chapter 9, verse 7 to 14. Yan po mga kapatid ang ating aral. Yan ang pinaka-conclusion ng ating aral ngayon. So, kung papaano sa gobyerno ng mamamayan ay tungkulin nila, dalawang malaking tungkulin nila na para sa kabubuti ng gobyerno, dapat sumunod sa mga batas at ibigay ang kanilang mga buwis. Dahil ito, kung hindi sila sumunod sa batas, hindi magiging matagumpay ang gobyerno, magkakagulo, at kung hindi rin sila magbigay ng kanilang buwis, hindi na rin pwedeng maipatakbo ng maayos ang gobyerno. Ganon din dito sa Iglesia ng Panginoon. Kung ang mga tao, mga membro ng Iglesia ay hindi sumunod sa kautusan, hindi magtatagumpay. Kung hindi rin sila magbibigay ng ikapo at mga handog, hindi rin mag-success. Yan po yung programa na ginawa ng Panginoon para maitaguyod ang kanyang gawain.
Kasi sabi niya, ano ang gawain ng iglesia? Humayo kayo at mangaral. Ngayon, ang challenge, meron bang humahayo na mangangaral na walang gagamitin? Siyempre meron. Pag humayo ka, kailangan mong mamasahe, kailangan mong kumain, dahil hindi ka naman magnegosyo, doon ginagawa mo, so kailangan na matustusan ang iyong pangangailangan. Saan manggaling ang pangtustos? Doon sa mga mangangaral, galing sa tinatawag na ikapo at mga handog ng mga membro. Ito ang programa ng Panginoon para ang trabaho ng iglesia ay magtagumpay. So in effect, yung pong mga pera, ikapo at handog, hindi naman talaga ang Panginoon yan ang gagamit. Hindi yun. Hindi naman niya kailangan yun eh. Gagamitin din yan para sa serbisyo ng mga tao. Tulad lang sa gobyerno. Huwag kayong masyadong tawag dito. Negative ang inyong isip. Sasabihin nyo na sayang lang ang buwis na binibigay na sa gobyerno. Hindi. Kung nababasan nyo yung ano, yung ibibigay nyo sa gobyerno na buwis, iipunin din yan, gagawin din, gagamitin din yan para sa paglilingkod sa taong bayan. Gagamitin yan para swilduhan itong mga sundalo at mga pulis para pangalagaan kayo at proteksyonan kayo sa mga masasamang elemento. Gagamitin din ito pag swilduhan ang mga teachers na silang magtuturo, magbibigay ng edukasyon sa inyong mga anak. Ganon yun. At gagamitin din ang buwis ninyo para pagandahin ang kalsada. Para sa kabutihan din nyo yan. Kaya babalik din sa ikabubuti ng buong bayan yung mga buwis na ibibigay natin bilang mamamayan. So ganon din po yan sa iglesia. Hindi naman sasabihin magbibigay ka para itaba lang ng mga ministro. Hindi po ganon yan. Sabagay, meron kasing mga relihiyon na talagang ang mga ministro, yung parabang yun ang naging kayamanan, yumayaman sila doon. Pero alam nyo, ang yumayaman dahil sa relihiyon, yun na yan sa mga bulaang relihiyon. Kasi parabang inaangkin nila na kanila yung tithes and offerings. Pansinin nyo yan, basta ang iglesia na yan, yung mga pangulo dyan, inaangkin nila na kanila yung tithes and offerings, yan ay tanda na sila ay bulaang propeta. Nagpapayaman lang yun, ginagatasan ang mga membro. Pero dito po sa tunay na iglesia, hindi po yan. Huwag niyong asahan na sila ay ginagatasan kayo para yumaman sila. Hindi po. Sila po ay tumatanggap ng limitado lang na supply. Hindi nila inaangkin ang lahat. Pumupunta yan sa kaban. Ang tinatanggap lang nila, yung bali sweldo na sapat lang sa pangtustos sa kanilang pangangailangan, sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang pamilya. Hindi pa nga sila makabili ng sasakyan. Kasi sweldo lang. At mas mababa pa ang kanilang pasweldo dito kaysa pasweldo ng gobyerno. Pero siyempre sa mga bulaang iglesia, sila ang nagmamay-ari sa lahat yon. Bali, inaangkin nila na sa kanila yon. Hindi sila sinisweldohan, kundi lahat ng income yan pumupunta sa kanila. Hindi po tama yon. Dito sa iglesia ng Panginoon, hindi po yan ganon. Meron din ditong treasurer na humahawak. Kung ano lang yung napagkasunduan na sweldo ng isang ministro, yun lang ang kanyang tatanggapin buwan-buwan. Nasapat lang dahil doon nagtatrabaho nga siya. So yun po, hindi, huwag nyong isipin na yan ay pinapayaman ninyo. Hindi pinapayaman ninyo yung mga ministro. Yan. Pero sinasabi ko nga na huwag nyo isipin yan kung dito sa tunay ni iglesia. Pero doon sa mga bulaang iglesia, talagang yan ang kayamanan nila. Halimbawa, si Kibuloy, magkano ang sa kanya? Magkano ang sabi niyang asset niya? Sa liksikin yun, magkano ang asset niya? Sabi na, panood ko, siya ang one of the richest
na preacher in the world. Kasi inaangkin na na kanya na yun eh. Pero dito po sa amin, hindi. Walang yumaman dito na ministro sa amin dahil sa ikapu at saka handog. Wala po. Dahil sinusunod lang namin yung patakaran ng Diyos. So, hanggang dito po ang ating pag-aaral ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyo. At asahan ko na bukas po ay magkasama-sama muli tayo para mapurihin ng Diyos at pagpalain nawa kayo ng ating Diyos. Bigyan nawa kayo ng mabuting kalusugan at maganda at masarap na pagtulog ngayong gabi. Tayo po ay manalangin bilang pagsasara. Amang banal na nasa kaitasan po ng malangit, salamat po sa pagkakataon na kami nakapag-aral ngayong gabi. Salamat sa inyong mga salita na nagbibigay ng linaw dito sa tungkol sa ikapu at handog. Na ito ay obligasyon namin at bilang pagkilala namin sa katotohanan na ikaw ang nagmamay-ari ng lupa, ikaw ang nagmamay-ari sa lahat ng nandito, mga pilak at ginto at mga pera, sila ikaw din ang nagbigay sa amin ng lakas upang kumuha ng kayamanan, kaya't nararapat lamang na kami po ay kusang loob at magalak na magbigay ng inyong bahagi ang tithes and offerings. Pagpalain nawa ang bawat isa sa amin, pagpalain ang lahat ng mga dating nakikinig, nawa po ay lahat ay sumampalataya sa inyo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Okay, good evening po sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid. Hanggang bukas na uli tayo magsama-sama. Good night and God bless you.